What's up mga ka-YouTube, mga ka-internet, mga kapadyak at mga katambikers? This is me again, Kuya John the Biker, and you are watching the full episode 3 of Kuya JB's Tambiker Sessions. In this video log, we will be featuring Kuya Richard Oliver of Team El Pajakero and his built bike, the Canyon Lux 29er. Hindi ko na po i-introduce si Kuya at siya na po bahalang mag-introduce sa sarili niya. For more of his Canyon Lux bike specs, panoorin niyo po itong episode na to hanggang sa dulo. I am sure that you're already waiting for this full episode, kaya hindi ko na pahabain itong intro na to mga guys. So just sit back, relax, and enjoy. So what's up mga ka-YouTube? Nandito tayo ngayon sa sa playground trail ng Alcor. So meron tayong natsempohan na kapadyak habang nakatambay. Hello. Oh, simulan natin, sir. Okay. Ako nga pala si Richard. Nag-start ako magbike since 2015 dito sa Qatar. Dito lang ako natuto magbike. Nagsimula ako magbike noong 2015. Ang bike ko ay Philips na folding na 24 inches bakal. Bakal bike. Bakal pa siya. Then nung di ako na-satisfy, nag-switch ako sa hammer, folding ulit. Folding ulit, bakal ulit. 26 inches naman. Hanggang sa nagpag-isipan ko na try ko yung branded one. So, sumunod ay Trek na 26 hydraulic brake na yon. Then, nung na-appreciate ko yung biking, doon na nagsimula ang pagiging habit ko sa mountain bike, biking. So, nga pala, ako'y ngayon ay 44 years old. So, sa ganitong edad, namimaintain ko yung... 44 ka na? Wala nyo, parang magkaedad lang tayo. 35 ako, pero mas mukha kang batang tignan sa akin. Ha? Yeah, dahil sa biking, ito, nagiging fit ako sa aking kalusugan. So, yeah, take it from Kuya Richard. So, ayan, 44 years old na siya, pero ang batang tignan. Tapos, tira niya naman ng katawan, no? After ng trek, sumunod-sunod na yung marami kong bike. Naging Silverback, naging Canyon, at ito yung pinaka-latest ko, itong Canyon Lux. Canyon Lux. Complete na to, complete na XC bike. Takasan ka sa atin sa Pilipinas, sir? Sa Bataan ako. Oh. Wala nga Bataan, which is Bataan ay napakaraming trail doon. Oh, okay. Sikat yung nito? Yung Bataan Killer Loop na tinatawag. Oh, tsaka yung Mount Samat doon, madalas nagkakaroon ng mga enduro enduro racing. Maraming nga dayon, mga bikers, mga mountain bikers. So doon ko na appreciate, dito ko na simula yung appreciate ng biking hanggang pag nagbabakasyon ako sa Pilipinas. Ni-apply ko. Ilan ang bike mo dito, sir? Sa ngayon, meron akong dalawang road bike at dalawang mountain bike. Ayun, no? Sa Pilipinas, meron sa din? Sa Pilipinas, meron akong apat na mountain bike. Lupit, no? So, walo? Walo ang bike ko. So, yung dalawa doon sa anak ko, yung dalawa sa akin. Yun, no? So, ito si Richard. Nag-start siya noong 2015, pero ang lupit. And, noong 2015, start kami ng grupo dito sa Alcor. Kasi dito, kukunti pa lang nahilig sa biking. Yung time na yun, no? Yung time na yun. So, nagsimula kami sa ilang grupo hanggang sa ngayon. And dito na. So, ang group nyo is El Pajakero. El Pajakero, Qatar. So, special thanks to El Pajakero for taking good care of this trail. So, sila yung nag-develop ng trail na to. At malaking tulong sila sa grupo natin galing Doha, kasi syempre napakalayo ng Alcor para asikasuhin yung trail. And good job for El Pajakero making this trail more challenging. So eto ngayon i-bike check natin si Kuya Richard kung ano yung present bike niya. So ito ba yung paborito mong bisikleta? Oh, ito yung matagal ko nang pinapangarap na pag-ipon ng bisikleta. Ayun oh. Sa tinatawag na lang Canyon Lux na complete XC bike, which is meron siyang dual suspension lock, same time magla-lock siya. Dual suspension lock? Pag nilock mo siya, front and rear shock, same time magla-lock siya, magiging hardtail. Lupit ah. Yeah, okay, so ang bisikleta mo is Canyon Lux, no? Canyon Lux, anong classification ito? Cross country trail, no? Cross country XC trail. XC trail. So ilan yung travel niya sa harap? 110 ang travel niya. 110 tapos sa likod. Sa likod 110 din. 110 din. So ano ba yun? Parehong rockshock, no? Parehong rockshock, SIT. So, Canyon Lux na carbon. Carbon siya. Canyon Lux 7.0 lang, which is yun ang kaya ng budget ko. Magkano inabot? Sasabihan ba natin? Secret muna. Which is approximate, inabot siya ng actually 10,000. Built bike siya, built bike. Built bike siya. Wala ka nang babaguhin dito. Kagandahan kasi sa Canyon, actually yung pricing nila is very sulit.
So, sulit sa build. So, yung ang kanyang bike ngayon is Canyon Lux na carbon na naka-rock shock seats na ano? Rock shock seats? Rock shock seat na tinidor na may remote lockout. Remote lockout siya. Tapos ano yung sa likod mo? Rockshox Monarch ba yan? Rockshox Deluxe. Deluxe. Na naka-ano siya no, yung ano sabi mo kanina, dual ano? Dual suspension lock. Dual suspension lock. Tapos dual suspension lock. Group set no. Ang group set niya NX lang. SRAM NX. SRAM NX na satisfy na po dahil sa gandong entry level nila, sulit din sa performance. Oo. Wala ka rin masasabi. Okay, ang ngayong ano, wheel set. What is your wheel set? DT Swiss. DT Swiss na X X1900. Naka-tubeless na siya? Tubeless na siya. Maxxis Icon na ano? Icon ang kanyang ano niya? 27.5 to no? 29er siya. Ah, 29er ba to? 29er siya. Oh, 29er. Tapos medyo pa, may pagka-aero yung ano niya, yung rim. 25mm na ano. Oo, kaya magaan siya at masarap ipang XC ride siya. So, ang gearing mo is ano? Naka 1x... 1x50. 1x12 ba to? 12 siya. 12 speed. Oh, 1x12 speed. Tapos feet. Yung harap mo is 34 chainring. At okay. Itong ating likod ay 1152. 1050. Sisiw na sisiw mo lang dito ang ahon na. At least actually hindi ko nga nasasagad eh. Oh. Kasi nasanay na rin dito eh. Ayan, ganyan nakalakas si ano, Richard. Actually medyo ang daming ahonin dito sa ano na to eh. Playground trail na to. Sa totoo lang itong playground trail na to, pinahirapan ako kasi ilan yung climbs niya, 8. Siguro isa lang yung kaya ko diyan eh. marami na rin simplang nanago. Marami na simplang dito kung hindi mo alam technical approach sa trail eh medyo mahirapan kayo. Oo. So any ano, may mga shout out ka ba sa ano? Shout out na lang sa mga biker diyan sa Pilipinas. At sa dito sa Qatar, sa UPMPQ. At sila ang ating main organization group dito sa Qatar. So UFMBQ is an umbrella organization for Filipino mountain bikers. Yes. At isang El Pajakero sa kanyang mga ano kumbaga may tinatawag kami dito ano tribal council, so isa siya sa mga grupo ng UFMBQ na nakalokal dito sa Alcor. So anong masasabi mo tungkol dito sa trail na ginawa niyo dito, sir? Itong trail na to medyo challenging siya kasi less ang recovery area. Pag ikaw ay nakatapos na akyatan, less ang recovery approach niya. So, kailangan mo dito ng stamina. So, yun. So, mga bati ka na sa mga friends mo? Binabati ko dyan sa mga taga Pilipinas, yung mga bataan bikers dyan. Mga bata, mga kabataan ko. Actually, ka mga bata bikers kasi mas bata sa akin ang kasabayan ko. Na-challenge din ako at na-appreciate naman nila sa edad ko nung to. Sa mga kaedadan mo na ako, hindi pa nag-start pag-bike, anong masasabi mo? Try nyo, appreciate nyo. Lalo sa panahon ngayon ng pandemic, napakaraming na-realize nila na bakit ngayon lang daw sila nag-bike. Napaka-in-demand ngayon ng bike dito sa atin, sa sitwasyon natin ngayon. Oh, may special guest tayo, si ano? Si Pedaling Pinoy on the background. Kuya Ferdy. Kasama nating ano? Kasama nating YouTube cyclist ng YouTube. Yeah, good morning. So this is shoot on location dito sa Alcor. Ayun. So ito po yung bisikleta ni Kuya Richard. So let's do a quick bike check again. So ang pinaka-frame niya is Canyon Lux na carbon fiber. Small frame, and then ang kanyang tinidor is rock shock seat, ang kanyang rear shock is deluxe, so man naka-turbative stylo, I mean turbative stylo ang crankset, yeah, turbative stylo na crankset, naka 1x12 Eagle na SRAM NX na group, ilan na yung ano chainring mo, sir? 34 teeth na round siya. Ano ba yan? SRAM din? SRAM din siya. SRAM din siya. Tapos naka SRAM NX 12 speed na rear derailleur. Ang kanyang ang tawag dito? Cassette mo is in-upgrade ko na siya ng Sunrace na 10 ano? 1050. 1050.
So maganda yung range niya, gamit na gamit dito yan. Kasi sa mga kiatin. Napansin ko lang sa NX na 1050, ang kanyang metal medyo malambot. Nabaluktot ang teeth niya, kaya nag-upgrade ako. Okay, na mas durable. Mas durable, mas strong siya sa ano. Okay, tapos ang iyong papatingin naman ako nung sa kabilang side, sir. Okay. So yung other side niya is yan, ang brake set niya is SRAM TL. SRAM level ano? Entry level na TL lang. SRAM level TL. Ang rotor niya ay SRAM din na ano. So is ano siya, group, nakagrupo na siya na SRAM. Yun. Ang wheel set is DT Swiss X1900. Ganun din yung hub niya, no? Yes, DT Swiss din siya. Tapos sa Maxxis, ano na yung ano mo, gulong mo? Icon? Yung sa likod, Icon, nagpalit na ako dahil naputasan ako ng gulong. So yun, tubeless. Napaka-importante po dito sa Qatar ang tubeless dahil masyadong matatalas ang bato at madaming tinik. Yung mga akala mo lang damo, pero pag dinaanan mo, ay puro tinik pala. So yun. Oh, that's it mga kapadyak. Thank you Mr. Richard Oliver ng El Pajakero for sa pagpapa-unlock ng yung tambiker session natin. So balik tambay na tayo. Okay. Peace. And that concludes the third episode of our Tambiker Sessions series. Thank you very much for watching and I hope you enjoyed this episode. Hit the like button if you do. If you want to suggest something for the next episode, for shoutout request, or if you like to be featured in this series, just write those in the comment sections down below. Eto ang tanong, ang lagay ba nakasubscribe ka na? Baka naman, hit the subscribe button na and hit the notification bell na rin so you can be updated on who's gonna be the next to get featured. Again, this is Kuya John the Biker, wishing you good health and reminding you to go out and ride. See you on my next videos. Ciao!